Nandito po tayo mga kaibigan at mga kapatid dito sa aking sinasaka, at ito ang aking ginagamit para makatipid ako sa aking pagsasaka dahil mahal ang traktor. Alam ninyo yung puhunan ko na 30,000 ay hindi bumalik sa akin dahil nga sa murang palay at saka mahal na pataba at mga insecticide. Lahat ito ay nagpapahirap ngayon sa aming mga magsasaka. Kung nakikita ninyo, ito ang mga kasamahan ko na nagtatartel ngayon na hindi na namin ginamit, nagpa-traktor para lang makatipid ako sa mga gastusin. Kaya sana po sa inuukulan na bigyan naman ang pansin ang pagsasaka, dahil ang hirap na hirap kami rito mga kapatid na magsasaka. Maraming mga hindi nakabayad ng utang, maraming umaaray, walang ibinigay sa pamilya, at wala talagang naiwan, puro naibayad sa utang. Kasi pag hindi naman magbayad sa utang, ay hindi na magpapautang na naman ang mga may pera na pinag-uutangan namin ng ginagamit namin sa pagsasaka. Kaya sana po ay pansinin naman ninyo ang mga magsasaka, sa lahat ng magsasaka sa Pilipinas na talagang naghihirap na po kami. Wala na kaming mga natitira na iniuuwi sa aming mga pamilya. Pag may mga nag-aaral na mga anak namin ay wala nang pambili ng mga kailangan nila. Kaya ang isa pang nagpa-hirap sa amin, ang panukala ni Cynthia Villar, senadora, na yung rice terrification law, yun ang isang sumira sa amin, nagpahirap sa amin. Kaya sana po ay tanggalin na ninyo ang rice terrification law na yan, para yung panukala na yan ay para lang sa mga negosyante, para lang sa mga mayayaman, at kaming mga mahihirap na magsasaka ay lalong naghihirap dahil sa panukala na yan. Kaya matagal pa kasi ang pag-upo ni Bongbong Marcos sa 2022 pa, para sakaling mabigyan ng pansin ang aming hinaing na magsasaka na kahit kunti man lang ay itaas ang palay, itaas ang pag nagbinta kami ng produkto namin palay, ay sana po ay kahit kunting itaas lang naman, para naman may matitira at may maiuuwi kami sa aming pamilya, at may pangbabayad kami sa mga utang. Ang mga pataba ngayon, 2,000 na. Imbis na nung nakaraang taon, 1,000 lang yung urea na 4,600, ngayon 2,000 na. Kaya sobrang hirap talaga ang nangyayari sa amin ngayon. At sana po kung hindi man matutugunan ngayon sa ngayong taon, ay sana po sa pag-upo ni Pangulong Marcos. Yun lang ang ating pag-asa. Yun lang ang ating kinabukasan, sa dahil siya ang pag-asa natin sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, at magandang hapon. Kung makikita ninyo ito nakapilad na maghapon, para lang masaka ang mga sinasaka. Ang mga iba, o yung mga iba tapos na, kaya lang na black bag na. Kaya kung pwede lang, iiyak na sila kung saan na nila naman kukunin ang binhi na ipapalit
dahil na black bag. Wala na, nasira na yung itinanim na nila na palay. Buti pa yung mga ibon, pag nakikita ninyong mga ibon na ito, ay sila ay masayang masaya dahil mas mabuti pa sila dahil sila ay tumutulong sa amin na kumakain sila ng mga insekto. Tignan ninyo, ang saya-saya, talagang malayang malaya sila na lumipad. Sana po sa susunod na sa susunod na pagkaupo ng ating Pangulo na si Presidente Bongbong Marcos, sana po ay matugunan na ang aming hinaing na mga magsasaka na sobrang hirap. Wala, ang dami na kaming mga utang na yung puhunan namin hindi na bumalik. Nagkautang pa kami. Kaya sana po ay matugunan ang aming mga hinaing. Maraming salamat po mga kababayan at sa inyong panonood at sana po ay maiparating sa pamahalaan ang maganda naman ang ginawa ni Duterte ngayon dahil kahit papaano ay marami nang nabago sa ating Pilipinas. Yung mga droga, mga magnanakaw sa kabandang bayan ay natanggal na ang mga iba. Pero kulang pa, kulang na kulang. Kaya kailangan natin si Bongbong Marcos para ipagpatuloy ang nasimulan ni Presidente Duterte. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong pakikinig at panonood. God bless us all.